Coach Darvin Ham ay parang inis nga matapos ng pagkatalo ng team ng Lakers laban sa Cleveland Cavaliers. Pero bago natin yan pag-usapan, eto munang si Ja Morant. Dahil eto nga ang isa sa mga highlight play niya laban nga sa Washington Wizards. Niliparan niya nga itong si Kristaps Porzingis, balak niya sanang salpakan. E kaso masyadong mahaba at malaki, kaya nag-isip pa yata sa gitna ng ere eto nga si Ja Morant at naisip niyang ilayap na lang ito. Grabing verticality mga idol, grabing hang time ang ipinakita ni Morant sa atin. Tapos nanalo nga rin sila sa labang yan 103-97. Dito ay nagtala nga siya ng 23 points, 9 rebounds and 6 assists. Tinulungan ni Desmond Bane with 28 points and 4 assists. Every game na nga lang ni Ja Morant ay talaga namang binibigyan niya tayo ng kahit isang malupit na highlight. At ito nga ang isang ngayong araw na ito. At ngayon nga ay pag-usapan nga natin ang gem player nga na naman daw ng team ng Golden State Warriors na kanilang nakuha ngayong season. Sabi nga ni Steve Kerr, yan nga daw ay walang iba kung hindi ang two-way player na si Ty Jerome. Sabi niya, he's got good size, excellent shooter, he's got really good feel, play fourth year of college, he doesn't turn the ball over, play good position defense without falling, he's been a godsend for us. Todo puri etong ang si Coach Kerr sa kanilang 15th man na si Ty Jerome. So far kasi this season ay talaga namang nagpo-provide itong si Ty Jerome in limited minutes na binibigay sa kanya. Very solid nga siya mga idol in just 15 minutes. Ang kanyang tinatala this year ay 6.6 points per game at 2 assists. Sobrang efficient mga idol sa floor, 57% sa field, 40% sa kanyang mga 3-pointers, wala pang mintes kahit isa sa free throw. Yan nga mga idol ang kinatutuwa ni Coach Kerr, na ito ang si Ty Jerome ay very solid backup nga ng team ng Golden State na kanyang nga naasahan. So for sure yan na maasahan din natin na tumaas pa ang minuto ni Ty Jerome habang ang paganda ng paganda ang kanyang paglalaro. At para na nga sa ating panghuling balita ay pag-usapan na natin ang parang pagkakainis na ito ni Coach Darvin Ham sa ilang mga Lakers player. Dahil sa kanyang ang post-game interview, sinabi niya yung mga player niya nga daw na sila Kendrick Nunn, Austin Reeves, etong si Matt Ryan, si JTA, kailangan nilang mag-step up, kailangan nilang tulungan etong si LeBron, AD at si Westbrook. Hindi lang panay yung tatlo dapat yung tumutulong sa opensa. Gusto ni Coach Darvin Ham na tumulong din itong mga role player ng Lakers dahil hindi sila mananalo kung panay yung big three lang nila talaga. Nag-init siguro ang ulo ni Coach Darvin Ham matapos siyang makita ang mga stats ng kanyang mga player. Kendrick Nunn 0 points in 18 minutes, Austin Reeves 1 point in 25 minutes, Matt Ryan 17 minutes, 8 points, JTA 2 points in 11 minutes. So hindi naging productive itong mga player na binibigyan ng minuto ni Coach Ham. Kaya nga ngayon ay kinall out niya. Pinagsabihan niya sa kanyang interview na dapat niyong ayusin ang inyong paglalaro. Tulungan niyo naman yung big three natin. You know, guys like Kendrick, guys like Austin, Matt, Juan Toscano, all of these guys, we got, you know, they got to step up. We got to step up.